Mitch Munchando. And I'm Francis Ojaman. And I'm John Miguel Reyes. Bago natin itong hayaan ang kagandahan ng Pasay, alamin natin ang background nito. Mayor Imelda G. Rubiano, it was highly urbanized city on December 22, 1979. Pasay City is composed of 7 districts, subdivided into 20 zones and 201 barangays. History of Pasay. Ang Pasay ay nagmula sa isang prinsesa na si Dayang-Dayang Pasay. Siya ay isang anak ng mayamang rahan na nagmamayari ng lupain. Si Pasay ay isang prinsesa ng Namayan Kingdom na namumuhay around year of 1175. Sa katunayan, kahit unang panahon pa raw bago pa dumating ang mga Kastila, isa na itong maunlad at namamayagpag na teritoryo. Sa lokal na kasaysayan ng bayan, tungkol sa panahon bago dumating ang mga mananakop na Espanyol, ang Pasay ay sinasabing bahagi ng Namayan, minsan tinatawag ding Sapa, isang konfederasyon ng mga barangay na di umano'y kontrolado ng mga teritoryo, mula Manila Bay hanggang Laguna de Bay, at kung saan sa pagdating ng mga Espanyol, kalaunan ay nakilala bilang Santa Ana de Sapa. Talaga nga namang makasaysayan ng history ng Pasay. Ngayon, halina tuklasin ang iba't ibang pagkain, fiesta at mga tourist destination na ipinagmamalaki ng Pasay City. Aliwan Festival. Aliwan Festival is one of the most popular festival in the Philippines. It attracts tourists in their numbers from across the country and the globe. It is annual event just like the most of the other Philippine festival, and it is all about celebrating the diverse culture of the locals. The fiesta brings together multiple festivals to gather in Pasay City. The fiesta is referred to as the mother of all festival, and for good reason. In fact, the name Aliwan translates entertainment in the local dialect. It is no surprise, therefore, that the fiesta lives up to its name. While at the fiesta, look out for the three categories that is divided to this include the float parade, the beauty pageant, as well as cultural street dance contest. Pagdating naman sa mga pagkain, isa sa mga sikat na puntahan ang Pasay City. Isa na dito ang tinatawag na dampa na matatagpuan sa Diosdado Macapagal sa Pasay City. Dampa is a definitely place to visit if you love seafood. Choose and buy the seafood you like and choose the restaurant you want to cook it for you. I recommend Charmila Restaurant towards more in the middle of the market. Mga halimbawang pagkain ay tuna, shrimp at mga grilled food. Isa pa sa mga sikat na puntahan ay ang Seaside Village. Overlooking Manila Bay is Manila's newest seafood destination. The village is home to the famous Sofitel Hotel and the Manila Film Center, and features a beach walk and sandbar and unique boutiques. It is also offers numerous alfresco dining options where you can take in a breathtaking sunset over Manila Bay while enjoying your favorite seafood dishes. The village offers a high-end dampa experience where almost of the restaurants offer paluto or cooking service where you can buy your fresh from the market and they cook it for you at the restaurant. Kung kayo ay naghahanap ng matutuluyan o accommodation dito sa Pasay City na malapit sa tourist spots, well, ang Golden Phoenix Hotel ang nababagay sa iyo. Ito ay isang 4-star hotel na isa sa ipinagmamalaki ng Pasay. Mayroon itong stylish accommodation, entertainment, amenities at marami pang iba na talaga nga namang makakapag-relax ka.
tayo naman ay magtungo sa malalaking gusali at tourist spot na ipinagmamalaki ng Pasay City, ang Mall of Asia. Kaya't halina't! Uy! Bagong lahat na yan. Siyempre, alamin muna natin kung ano nga ba talaga ang history ng MOA. Tama, tama! Kaya't halina't! Ating alamin ang history nito. SM Mall of Asia, o mas kilalang MOA, isa ka rin ba sa napapaisip kung paano ginawa ang gusaling ito? Halina't alamin, ano nga ba ang history ng MOA? Ang Mall of Asia ay isa sa pinakamalaking shopping mall sa Pilipinas na matatagpuan dito sa Pasay City. Ito ay nagbukas noong May 21, 2006 na pagmamay-ari ng SM Prime Holdings. Alam nyo ba na itinayo ang MOA sa ibabaw ng tubig? Yes, you heard me right. Tinambakan ito ng mabibigat na bakal, bato at semento upang makabuo ng panibagong lupain sa ibabaw ng tubig. Ang tawag sa proyektong ito ay reclamation or land reclamation, kung saan bumubuo ng panibagong lupain sa ibabaw ng tubig. Masusing pinag-aralan ng proyektong ito upang mapanatiling matibay at ligtas ang mga gusaling nakatayo rito. Marahil, ang Pilipinas ay pinapalibutan ng dagat. Makatutulong ang pagpapatayo ng bagong lupain sa ibabaw ng dagat upang magkaroon ng mga panibagong establishments o gusali na makakatulong sa pagpapaganda at magpapaangat sa ekonomiya ng Pilipinas. At ngayon naman na alam na natin ang history ng MOA City na talagang nga makasaysayan ang paggawa. Ngayon naman, halina't puntahan na natin ang iba't iba pang tourist spot dito sa Pasay City. Marahil kayo ay familiar na sa globong aking nasa likuran. Ito ang MOA Globe na landmark ng Mall of Asia. Tinatawag din itong Globe Maze na mayroong 360-degree electronic billboard na matatagpuan sa harap ng Mall of Asia. Fun fact about this globe. Usap-usapan dati sa social media, specifically sa TikTok, tungkol sa pagkawala ng MOA Globe. Nakuna ng isang delivery driver ang pagkuha ng isang helicopter sa malaking globe. Ngunit, ito ay pinagkamalan na ninanakaw. Ito pala isa lamang promotion sa pelikulang Red Notice na pinagbibidahan ni Dwayne Johnson. Talaga nga namang malaki ang naging impact ng MOA Globe upang makilala ang kanilang palabas. Now, let's take a closer look about this globe. Ang SM Mall of Asia ay ang ikalawang pinakamalaking pamilyan at pang-apat naman nito sa pinakamalaking mall sa mundo. Kaya tali na sa Mall of Asia. Ngayon naman, alamin natin at tunghayin natin ang kagandahan ng MOA Arena. Ang MOA Arena ay isa sa modernong arena sa buong Pilipinas na matatagpuan dito sa Pasay City. Alam nyo ba na dito rin ginaganap ang mga international concert? Katulad ni Billie Eilish at ang Planet Shakers. IKEA Mall, kayo ba ay naghahanap ng mga mabibilhan ng gamit sa bahay na di kalidad ang mga materyales? IKEA Mall got your back.
ang IKEA Mall ay pinakamalaking furniture store sa buong mundo na matatagpuan dito sa Pasay City. Mayroon itong 68,000 square meter o katumbas na 150 basketball courts. Talaga nga namang napakalaki nito. Hindi lang yan, maaari rin kayo mag-picture taking sa loob nito na para bang kayo ay nasa inyong tahanan. Kaya ano pang iniintay nyo? Tara na! SMX Convention Center. Kung kayo ay naghahanap ng mga private venue para sa inyong malalaking event, ang SMX Convention Center Manila ang inyong hinahanap. Ito ay matatagpuan sa Pasay City, Philippines. Ito ay tinaguri ang the largest private venue in the Philippines for trade events, industry convention, corporate functions, and international exhibitions. Talaga nga namang napakagandang choice ito para sa malalaking private event. Ngayon naman ay narito ako sa isang Catholic Church sa Pasay City. Tinatawag ang church na ito bilang Archdiocesan Shrine of Jesus, the Way, the Truth, and the Life. Ang simbahang ito ay isa sa kahilingan ni late Pope John Paul II para sa Pilipinas noong siya ay bumisita rito taong 1995. Ang proyektong na ito ay pinangunahan ng dating Archbishop of Manila, Jaime El Cardinal, para sa World Youth Day. Ang pagtatayo ng simbahang ito ay naisakatuparan sa tulong nila Mrs. and Mr. Henry C. Sr. The Philippine International Convention Center or PICC is located here in Pasay City, Philippines. Ang proyektong ito ay ideya ng ating late President Ferdinand Marcos Sr. at former First Lady Imelda Marcos. At alam nyo ba na ginawa ang proyektong ito sa loob lamang ng 23 months from November 1974 to September 1976. Talaga nga namang makasaysayan ang paggawa nito na maaaring maihalin tulad sa paggawa ng mga gusali sa kasalukuyan. If you are looking at arts na gawang Pinoy, well, the Cultural Center of the Philippines got your back. Ang CCP ay ginawa noong 1966 sa pamamahalan ng ating late President Ferdinand Marcos Sr. Ang CCP ay nagbibigay satisfaction sa mga tao. Mayroon itong iba't ibang uri ng arts na maaari nating matunghayan tulad ng music, dance, visual arts, literacy, cinematic, and theater that was made by Filipino artists and all over the world for over 50 years. Star City, kayo ba ay naghahanap ng mapaglilibangan ng mga rides maliban sa MOA Amusement Park? Don't worry, may Star City na nag-aantay sa'yo dito sa Pasay. Ang Star City ay isang amusement park kung saan mayroong mga rides na magdadala sa inyo ng saya at magandang experience. Maaari mong subukan ang iba't ibang nilang mga rides dito na roller coaster, biking, gabi ng lagim, carousel at marami pang iba. Kaya't ano pang hinihintay mo? Tara na sa Star City! Ikaw ba ay mahilig sa mga aircrafts o ang inyong mga chikitings? If yes, ang museum na ito ay nababagay sa iyo. Philippine Air Force Aerospace Museum. Ito ay mayroong iba't ibang exhibit na nahati sa mga sektor. Ang mga exhibit na ito ay ang Aircrafts Heritage Section kung saan nakadisplay ang mga weapons, uniforms at iba pang mga kagamitan. At syempre, hindi mawawala ang mga aircrafts itself. Makikita mo rito ang mga itsura ng iba't ibang uri ng aircrafts na ginamit ng Philippine Air Force sa mga nakalipas na panahon o sa ating mga history. Let's have a take a look inside. Thank you.
Museo ng Sining. Ikaw ba ay mahilig sa mga arts or sining? Kung oo, ang museo na ito ay nababagay sa iyo. The GSIS Museo ng Sining is an art museum here in Pasay. Nagbukas ito noong April 11, 1996. The museum features artworks of Filipino artists from the colonial period to contemporary period and also serve as an exhibit area for Filipino. Let's take a good look sa loob nito. Dessert Museum. Kung kayo naman ay mahilig sa mga entertainment museum, Dessert Museum, para sa'yo meron itong 18 studio rooms na may iba't ibang dessert theme. Ito ay donut room, candy room at marami pang iba na talaga namang magugustuhan ng mga bata at syempre ng mga matatanda for taking pictures. Kaya tara, let's have a look. Pasay City. Talaga nga namang mamamangha ka sa naglalakihang building na nakatayo rito. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Pasay City!